Nakaidlip ako saglit. Paano na ito bukas? May imi-meet up tayo. Aside from that, may program sila ni Johan. Ang ulan guys ay walang tigil. Ang ulan ay hindi siya malakas, pero medium lang siya, pero walang tigil. Ayan oh. Buti dito hindi siya ganun kabaha guys sa labas namin. Kasi usually open kasi ito. Ito yung pangit sa bahay namin ano. So nakaidlip ako guys. At 4 o'clock pa lang dito. Wala pa talagang ano guys. Wala pa talagang tawag nito. 5 o'clock. At tingnan nyo, nakabathrobe ako. Dahil ang lamig. Sobrang sobrang lamig. At bukas chineko rin yung weather. Uulan. And hoping sa akin kasi manwa makarating sila ng ando ng maayos. Dahil ang weather ay hindi sasabing maganda ang weather. So gagawa ako ng tea guys. Nakapagpahinga nga tayo kasi medyo napagod ako guys. So gagawa ako ng tea, black tea, Nepali tea. Sino ito nag-PM sa akin? Mamaya may i-share ako sa inyo guys kasi meron akong kaibigan. Ringworm siya. Ringworm daw. Itong ringworm na ito guys, hindi ko ito alam before. So kung hindi siya sa akin nag-PM, kung alam ko ba daw ang ringworm. Ako guys, before hindi ko alam ang ringworm. Pero nung na-experience ko ang ringworm guys, alam nyo, hindi biro ang magkaroon ng ringworm sa balat natin. So kung paano ko nakuha yun guys, sasabihin ko sa inyo. Sandali muna guys, gagawa muna tayo ng tea. So ganito lang ako gumawa ng aking black tea. Shout out to Ma'am Sineda Sterling. Magpapakulo ako niyan. Gyan ko siya ng black tea powder. Actually, magja-Japanese tea sana kami. Pero since gusto ko ipakita kay Miss Sineda Sterling, dahil si Miss Sineda ay isa po siyang masugid kong taga-subaybay talaga. So, hindi ko siya dinadamihan usually ng black na powder ng tea nila dito kasi matapang po ang kanilang black tea dito, no? So, lalagyan ko siya ng asukal. Sila dito usually marami silang maglagay ng asukal. Ako ayoko. Ayan, okay na yan kasi dalawa kami ni Dipa. Tapos, may cinnamon ako na stick dito. Kung meron pa, ito mga maliliit sa masala ko kinukuha ito. Ayan, galing pa ito ng Amerika, dala ni Ama. So, sinasabihan niya ako kung ilan ang ilalagay ko kasi syempre hindi ko naman alam. I mean, sa mga chicken curry, tatlo-tatlong peraso. So, sinusunod ko yun. Ito yung cinnamon stick ko. Okay na yan. Tapos, maglalagay din ako ng cardamom. Like, tatlong cardamom na ganito. Pero, anuhin ko yan, guys. Ibasagin ko ito para yung seeds niya lalabas. Dikdikin ba? Yan. Sila kasi marami silang nilalagay. Merong mga cloves. So, hindi na ako maglagay. Medyo hindi ko type. Okay na yan. Tapos, lalagay ako ng fresh na ginger. Yung sa mga masala kasi na ganito, may dry na sila dyan na ginger. So, naubos ko na gamit. Ano? Nakaidlip ako, guys. Si Dipak ganun din nakaidlip. May trabaho yan siya. Eh. Sana ba yung kutsilyo ko dito? So, hayaan lang natin dyang kumulo. So, ito yung fresh na ginger. Usually, ang ginagawa ko, nilalagay ko yan dyan. Yung pinaka namin ni Dipak at parang snacks namin. Siguro mag-ano lang ako, parota, initin ko lang yung parota. So, ginaganyan yan guys. Tapos, nilalagyan pa nila pepper yung iba. Tapos, lagyan pa nila ng laurel na dahon. So, ako hindi ko nalalagyan kasi parang yung tea mo naging curry na tuloy. Pero masarap guys, in fairness, yung iba gumawa. Ang hindi ko lang kaya guys is yung ano, may gatas. Kasi, di ba kasing gatas nila hindi talaga dito na pasteurize. Kung matapang talaga yung tiyan mo, yon go. Kung hindi sa tulad ko, kami, mahina kami, like yung kaibigan ko rin, konting inom niya lang. Ay, grabe, mukulo agad. Para lalong sumarap yung tea natin. Ayan. Grabe, maulan guys. Pag ganitong klaseng ulan, parang hindi rin naman nakakatuwa, no? Kasi nga, alam nyo naman na nagpapalit na ng weather. So, ayun. Minsan pag winter, umuulan din naman. Ayan. May news na nga na may snow na. Nag-snow na nga. Saan ba yon? So, hayaan lang natin kasi the more na pakuluan natin, the more na masarap itong tea na ito. And, lagyan natin ng lemon. Tapos, mag-init ako ng parota.
Sasabihin ko sa inyo guys, yung bad experience ko sa ringworm na yan, nagpaderma pa ako sa UAE pa kami nung time na yun guys. Ayan, ginaganyan ko lang siya. Lagay ko yung ginger doon para yung lasa. Ayan. Yung din ito eh. Ayan. Okay. Masarap may lemon. Ito lang guys, ma-advise ko sa inyo guys. Mag-ingat kayo, lalong-lalo sa mga damit na nabibili nyo, na bago, na sinusuot nyo lang. Dito sa Nepal guys, mahilig sila na pag binili nila yung damit, hindi na nila nilalaban, sinusuot na nila. So kaya ayon, kahit si Yuhan guys, tinuturuan ko yan si Yuhan, sinasabihan ko yan si Yuhan guys, na lalo pag bumili ng damit, huwag agad suotin. Kaya takot ako guys, kahit may itatry akong damit, sa mga may titingnan kami, sasabihin nila, you try, ay takot ako guys, itatry ko yun, pero may damit ako sa loob. Kasi guys, naalala ko nung may binili kaming damit, hindi ko napapangalanan yung malaking retail na yun. And for the sake lang na hindi naman nila yung kasalanan, baka syempre may mga nag-try din naman na mga customers na hindi natin alam na may mga problema na sila sa skin nila. So ako naman guys, nagustuhan ko yung damit na yon and na natipuhan ko that day guys, binili namin and sinuot ko agad. So simula nun guys, parang mayroong something, hindi ko alam kung sa damit ba yon, pero yun lang ang natandaan ko guys, nagsimula doon sa damit na yon na sinuot ko siya bagong bili namin. And then after noon, nung hinubad ko na siya, nagkaroon ako ng parang kagat dito. Akala ko simpleng kagat lang talaga siya. Yun lang ang ano nun. Kasi yung damit na yun guys, is V siya eh, V. V cut siya, medyo open siya dito, and long sleeve. So sinuot ko siya that day, and kasama pa namin sila Commander, yung sa Chitwan na pinuntahan natin na si Commander. At asawa niya kasi nagbakasyon sila sa UAE guys. So nung time na yun, ano bang year sila pumunta? Basta guys, sandali muna guys, tapusin natin to. Mag-uon pa ako ng tubig namin sa baba. Isara ko muna tong pintuan guys. Basta guys, mag-ingat kayo. Whether sa damit ko man yun nakuha or saan ko man yun nakuha. Pero yun lang yung pinaka first time and worst na na-experience ko. Na hindi ko nagagawin ulit sa buong buhay ko na pag may binili akong damit, susuotin ko agad or magtatry ako guys, magtatry on ako. Simula nun guys, nung na-experience ko, sabi ko sa sarili ko, hindi ko na to uulitin ang ganito. So guys, nandito na ako sa itaas kasi nag-on ako ng tubig namin sa baba. So, yun guys, ang na-share ko sa inyo na experience ko. You remember ba, may problem? Ay, wala agad. Not yet. Pagani. Here bala, oh. You remember? Ha? Huh? Ay, ito na naman siya, oh. You remember that I have problem before? Very big here? Ha? Huh? Habe? That I got ringworm? Guys, ang ringworm sa mga hindi nakakaalam, guys. Grabe, guys. Ganito siya, guys. Lumalapad pala yan. Ganito siya, guys, oh. Ang ringworm. Ayan yung picture, guys. Ganyan ang ringworm, ganyan yung nangyari sa akin. Yan guys, nagsisimula lang siya sa simpleng dot lang talaga. Ang lamig. Hindi ko to ubarin guys ha. Kasi papakita ko sa inyo yung marka ng ringworm sa akin guys hanggang ngayon. Hindi ko lang alam kung makikita nyo yan sa video or ano. Picturean ko na lang. Hindi ko alam nga kung makikita nyo. Basta somewhere. Ito siya guys oh. Ito siya oh. Iwan ko kung makikita nyo. Andiyan pa rin siya oh, bilog. Pero wala na. At mahirap siya guys gamutin. Hindi siya basta-basta nagagamot. Lalapad talaga siya guys, nang lalapad. Kita niyo yung pula na circle na 'yan. Ganyan siya guys, parang magi-spread siya na magi-spread. Ganito yung nangyari sa akin. Dito ko guys, ang pangit, yung ate ko ata maalala ng ate ko niyan. Yung ate ko talaga ang nagbigay sa akin idea kung paano nag-okay ang ringworm ko. Sa simpleng kalamay lotion lang guys. Imagine magkano ang nagastos ko sa dermatologist. Binigyan pa ako ng dermatologist, parang steroid yun na cream guys, doon lumala. Kasi hindi pala yun pwede na ano ko, mali pala yung inano niya sa akin, kaya hindi na ako bumalik doon guys. Sabi pa niya sa akin, kung mag-continue spread daw, itigil ko daw.
baka daw hindi ganun yung gamot. Ang problema pati nun, yung binigay sa akin na ointment ng dermatologist ay hindi po doon bagay sa ano guys, sa ringworm. So lalong lumala ito, parang nag-spread talaga siya. Lapat talaga yan guys. Eh, hindi pa kasi ako nagbo-vlog nung time noon, tsaka wala pa ako sa mundo ng social media no, kasi parang that time parang hindi pa ganoon ka-active talaga yung mga Facebook, yung ganoon ba. So, yun nung time na yun guys na nangyari sa akin and hindi na ako bumalik sa dermatologist. May nakapagsabi pa nga sa akin, doon din mismo sa clinic na yun na balikan mo yung dermatologist, ireklamo mo dahil binigyan ka niya ng pangit ng ano, na ointment kasi may steroid eh. Eh lalong hindi maganda yan sa skin, ganito ganyan ganyan kasi parang sinisira niya. Kasi guys, ang pangit talaga nung binigyan niya ako, parang sinusunog yung ano ko guys, yung ano ko, yung dibdib ko ba. Kaya lalong nag-dry yung skin ko, lalong parang basa siya. Tapos nung kung hindi pa ako sinabihan ng ate ko na kalamay lang pala ang solusyon, sa kalamine lang guys, sa simpleng pahid ko lang ng kalamine, sabi ng ate ko itry mo ang kalamine, pag nagdry ang kalamine, kasi parang tested niya na rin na pag may mga nangangati-ngati siya nilalagay, para ba sa atin ba yung ano, kaladrel sa atin, yun guys, magkano lang yun guys, magkano pa ang binabayad ko sa tuwing pumupunta ako sa kanya, kasi pabalik-balik ako siguro kung hinayaan ko yung dermatologist durog ito guys, yung ano ko guys, yung sa chest ko banda, kaya nung simula na yun, sobrang happy talaga ako and thankful ako sa ate ko, dahil kung hindi sa kanya sa pag-suggest ng calamine lotion guys, ay ambot na lamang. Kaya sabi ng ate ko, itry mo yung ano, yung calamine at yung gamot na yun guys, sa tuwing nilalagay ko, umiinit talaga yung aking balat guys mo, kasi may steroid yun. Kaya yung isang pinay na nagtatrabaho doon, sabi niya sa akin, pwede mo yan ireklamo na naging ganyan yung ano mo, kasi mali yung binigay niya sa'yo na ointment. Ang ginawa ko na lang guys, hindi na ako bumalik doon, kasi parang nakakatakot din yung dermatologist na yun. Basta guys, yun lang ma-advise ko sa inyo, mag-ingat kayo, huwag kayo basta-basta mag-try on lang sa mga shops, porkit kilala sila sa retail ng mga pangalan na ganito ganyan, mag-try on lang kayo, kasi malay naman nila, malay naman natin, sino ba ang nagtatry-try ng mga damit na yan, kasi syempre, hindi naman natin alam, diba? So, yun na lang pinaka the best way, ingatan nyo na lang guys, mag-try on kayo, kasi baka matulad din ka sa akin, pero wag naman na matsimpuhan kayo at magkaroon kayo ng ganong problema sa skin din. So, ayun guys, at si Johan at si Deepak, ayun na, sinundo niya na si, ano, si Johan. Nagmadali siya kasi nandyan at pagupitan namin dahil nga may program. So, guys, masyadong madilim na, oh. Ayan, dito ngayon, guys, siyempre magtaglamig na, alam nyo na. Pagpa-winter na usually, pag minsan 5:30, hindi ganito. Pero ngayon, tingnan nyo, magsi-6 o'clock pa lang, madilim na siya. So, isa lang ibig sabihin yan. So, ayun guys, na-share ko lang sa inyo yung experience ko ha. Mag-iingat kayong lahat. At saka, ayun lang, for your awareness lang guys, ingat kayong lahat. And i-end ko na yung vlog ko. Again, thank you so much. Maulang gabi sa amin from Nepal. And mag-iingat kayo. God bless you all and see you again on our next vlog. And thank you so much. Bye guys! Basta ha, reminder lang sa inyong lahat para lang ito sa awareness nyo. So, ayun guys, bye-bye!